Bulaga. Kumusta mga idol? Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa Calapan City. Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating kwentuhan, dito sa ating tambayan, dito sa ating untahan, dito sa Herb Story TV. Ngayong araw mga idol, pag-uusapan natin at pagkukwentuhan natin ang tungkol sa tunay na gamot para sa atin. Gamot na nilikha ng Panginoon at nauna pa sa tao dito sa sanlibutan. Hindi kayo tuklasin ang mga halamang gamot dito sa panibago nating episode. Sa mga una nating vlog, sa mga una nating episode, pinag-usapan natin, pinagkwentuhan natin at tungkol sa ating mga karamdaman. Ganun na rin ang makabagong gamot, mga doktor, mga ospital. At isinir ko na rin mga idol kung paano dapat tulungan ng gamot na to, ng mga gamot na siyang tunay na nagpapagaling sa atin. Ang natural na pagkain ng mga matataas na nutrition. Gaya dito, ngayon sa bagong episode, usapan natin mga idol ang tunay na kagamutan para sa lahat ng sakit na dumadapo sa atin. Tara na, samahan niyo ako at tuklasin ang kagalingan ng tunay na gamot, ang mga herbal medicine. Today's video po mga idol, pag-uusapan po natin ngayon ang halamang gamot na tinatawag natin na luya at ang siyam na benepisyo na pwedeng makuha natin sa ating kalusugan dahil sa paggamit ng luya. Ang luya po ay mayaman po sa gingerol. Ano po? At ang halaman pong ito ay tinagis na natin na ginagamit po ng ating mga lolo at lola o ng ating mga ninuno sa araw-araw na pamumuhay. Ano po, nakikita po natin na pagdating ng umaga, ito po yung parang ginagamit nila o alternatibo sa kape. Ito po yung iniinom lagi nila sa labat kasama yung iba pang mga root crop na tulad ng kamote. Bagin, kamuting kahoy, ito po yung kasama sa pamalit po sa pang-agahan ng mga tao nung una. At nakagisna din po natin na pagdating ng Marso sa pagbasa po ng pasyon, lagi pong nakahain o hindi nawawala sa paghahain sa lamesa po na pinagbabasahan ng pasyon, ang luya, sa dahilan po na ang sabi nila, ito po ay nakakapagparelax ng lalamunan habang magdamag o ilang oras na nagtatrabaho sa pagbabasa ng pasyon o umaawit ng pasyon ang mga ninuno natin. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa siyam na benepisyo po sa paggamit ng luya o ng ating halamang gamot na ito. Ang una po, nakakatulong po ito sa pag-iwas sa nausea o pagduduwal. Kalimitan po, ito po ay nangyayari sa ating mga kababayang mga babae o nagdadalang tao. Ano po, yung kanila pong morning sickness, ito po ang problema. Kaya po ang ginagawa ng ating mga matatanda noon, ang una pong binibigay ay ang pinaglagaan po ng luya o tinatawag po nating salabat. Ano po? At pwede din po ito sa mga yung mga tao po na nahihilo sa mga biyahe. Ano po, yung nagdudual sa mga biyahe, pwede po kumibit-bit kayo ng luya, pumiraso kayo ng konting luya at ito ay lulumlumin. Ano po, yung susupsupin po. Nang sa ganun po, mawala po yung hilo ng tao na o yung lalo na sa mga bata na nasa biyahe at pag nalasahan ito, yung ating pong sikmura na umaakyat o parang bumabaliktad, mag-aayon po ito, mag-aayos po muli ito. Ano, mga kaibigan, kaya pagka po may kasama kayong bata o kung sino man ang mahiluhin sa biyahe, gawin nyo po na magbaon po kayo ng ilang pirasong luya para sa ganun po, yun po ang ipapalit natin sa mga gamot na nabibili natin sa butika. At least itong luya, walang side effect, hindi po katulad ng mga gamot. O kaya naman po ay kumuha po ng 1.5 grams po ng luya
Lutuin po ito para po sa mga buntis at inumin yung sabaw. Ano po? Yan. Pangalawa po, nakakatulong po ito sa panlaban po sa pamamaga at pananakit ng mga muscle. Yung pong mga muscle na dahilan po ng nasusubrahan sa trabaho, sa pagod, pagbuhat po ng mga mabibigat, o kaya yung mga position na nasa trabaho ka, nagmali ka ng step o nagmali ka ng galaw na parang naipit yung laman o yung muscle, ito po, mahalaga po ito, maganda po ito, ano po? Pwedeng magpaano ka po niyan sa langis, ano, mga kaibigan, isang ilang piraso po na luya, gagayatin mo ng pino, ilalagay mo po sa langis po na pinainit, at yun po, pag malamig na, pwede nyo pong ipunas. Ano po, ipunas po sa halimbawa, ang nagkaroon ka ng problema, muscle pain ay sa braso, pwede pong doon nyo ipunas at inyong balutin. Ayan. Basta malamig na po ha, huwag yung mainit. Ganun din po sa pamamaga. Ano po, makakatulong po ito para po mapahupa yung pamamaga. Kasi po, ang luya po ay merong anti-inflammatory properties. Ano po? At doon sa mga merong pong arthritis, mga idol, mga kaibigan, mabisa din po itong gamot para sa pananakit o pamamaga ng ating arthritis. Yan. Pangatlo po, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas po sa ulcer. Yan, yung mga mayroon pong acid reflux, katulad nga po sabi ko kanina, yung mga nagsusuka, bumabaliktad po ang pakaramdam natin sa ating sikmura. Ganun din po dito sa acid reflux. Ano po, kaya po, makakatulong po ang luya na po. Uminom lang po ng ano, uminom lang po ng salabat na gawa po sa tunay na luya. Ano po, kasi nga po, dun sa gingerol, ano po, at shogols na meron ang luya, mabilis po na makakatulong sa pag ano po, sa pagtutunaw po ng ating pagkain sa tiyan. Ano po, yung mga naghihirapan sa pagtunaw ng mga kinain, ano po, mabisa pong panunaw ang luya at nakakapagpa-active din po ito ng enzyme, ano, enzyme na tumutulong sa na maprotektahan ang lining ng ating tiyan laban sa ulcer. Dahilan po ng mga bakterya at mataas din po na ang pagtulong nito sa pagpapababa ng ating cholesterol at triglycerides sa dugo na nakakaiwas po sa sakit sa puso, mga idol. Yan, napakaganda po talaga ng luya. Ano po, hindi natin alam na ang mga sakit natin ay hindi na kailangan pang bumili ng mga gamot. Ano po, pwede din pala nasa loob lang ng tahanan at hanapin lang natin dun sa ating lalagyan ng mga condiments na andun na yung luya at pwede na tayong magamot nito. Ang luya din po ay nakakatulong sa napanlaban sa sipon at ubo. Kaya nga po napaka mabili ang luya nung panahon ng may pandemic. Ano po? Ang luya po kasi ay malakas at maganda po ang kanyang antibacterial o antibacterial properties. Nakakatulong sa pagpuksa ng mga mikrobyo, sanhi ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang mga respiratory infection. Ang luya ay may vitamin C din na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Ang salabat o ginger tea ay isang mabisang inumin para mapainit ang katawan at mapaluwag ang barado nating ilong. Yan, mga idol ha, alam natin yan nung panahong nagdaan itong may pandemic, talaga namang ubusan ang luya sa palengke. Ano? Ang luya rin po ay nakakaiwas po ito sa cancer. Ang luya ay may anti-cancer properties na nakakapigil sa paglaki ng pagkalat ng mga cancer cells sa ating iba't ibang parte ng katawan. Tulad ng breast cancer, colon cancer, prostate cancer, ovarian cancer at skin cancer. Ang gingerol, ang pangunahing compound ng luya, ay nakakaepekto sa cell cycle. Apoptosis, ang gluconeogenesis at inflammation na ang mga proseso na may kinalaman sa kanser. Yan, napakaganda pala po ng luya. Ano, hindi natin alam. Noong panahon, tatay ko ay nabubuhay pa at ito ay pinahirapan ng kanser. Hindi namin alam na ang kanser pala ay may gamot na nasa loob lang ng aming tahanan. At ito nga pong nasa video ko, ayan po ay mga luya na naandito lang sa aming bakuran. Kung saan po, sana nagamit namin sa aming ama. Ano po?
Yan. Number 6 po mga kaibigan, mga idol, ang ito pula pong luya ay nakakatulong din po sa pagpapababa ng blood sugar level. Ang luya ay may hypoglycemic effect na nakaka-epekto sa insulin secretion at glucose metabolism. Ito ay nakakatulong para mapanatili ang normal na blood sugar level at maiwasan ng diabetes complications tulad ng neuropathy at nephropathy at retinopathy. Yun, para po sa mga namumroblema sa sugar, panatiliin lang po ninyong pag-inom ng salabat. Basta nasa tama lang pong level at dosage ng ating pagkonsumo ng luya, maganda po ang benepisyong maibibigay sa ating katawan. Number 7 po mga idol, mga kaibigan, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng brain function. Yan, maganda pala ito sa mga katulad namin na nagkaroon ng ng takot at pangamba, yung depression at saka anxiety. Ang luya ay may antioxidant properties na nakaka-protect sa brain cells laban sa oxidative stress at inflammation na maaaring magdulot ng neurodegenerative disease tulad ng Alzheimer at Parkinson's disease. Ang luya ay nakaka-stimulate din ng memory, congestion at attention at mood. Yan. Nai-relax yung ating mga mood na ibabalik sa normal kapag kumonsumo tayo ng luya. Kaya panatalian natin, ako gagamit na ako nitong luya talaga. Actually, gumagamit ako ng luya pero hindi ko alam na ganito kabisa ang taglay ng medication ng luya. Ngayon, pananatilihin ko na ang paggamit ng luya. Number 8 po mga idol, mga kaibigan, nakakatulong para mabawasan ang timbang. Yan, para po sa mga tao na nagkakaroon ng problema sa kanilang kalusugan dahil sa pagkakaroon ng labis na timbang, ang luya lang pala po ang sagot, hindi yung kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa ang binibili natin. Ngayon po, alam nyo na, pumunta lang kayo sa kusina, hanapin ang lagay ng luya at kumuha, pumiraso ng luya, ilaga, huwag nyo nang lagyan ng kung ano-ano pa. Ako kasi pag gumagamit ako ng luya, laga lang, wala nang kung ano-ano pa, walang asukal, etc., etc. Purong luya. Nakakatulong ito, sa pagbaba ng timbang. Ang luya ay nakakatulong para mabilis ang pag-burn ng calories at fat sa katawan dahil sa thermogenic effect nito. Yun. Ito rin ay nakakatulong para mapigilan ang pagkagutom. Cramping dahil sa appetite suppressing effect nito. Ang pag-inom ng salabat o ginger tea bago kumain ay maaaring makapagpababa ng calorie intake. Yun, di ba? Pabawas ang calorie nyo at lulusog kayo. Yung may mga problema sa kalusugan sa pagbilis ng paglaki o pagbigat ng timbang. Yan. Number 9 po, nakakapagpalakas ng immune system. Yan. Lagi natin pinag-uusapan sa mga nakaraang vlog, lalo na doon sa mga share ko tungkol sa acid reflux at GERD. Palakasin ang immune system. Ito pala po ay mabisang paraan para mapalakas ang immune system. Hindi ko po alam to, pero ginagawa ko dati. Kaya pala may dagdag pampalakas. Ano po? Ang luya po ay mataas ang vitamin C, magnesium at iba pang mineral na nakailangan para mapanatiling malusog ang katawan. Ang luya ay may antioxidant properties na nakakatulong para mabawasan ang oxidative stress na resulta ng sobrang free radical sa katawan. Oxidative stress ay isa sa mga sanhi ng ilang chronic disease tulad ng diabetes, cancer at heart disease. Ang luya ay may antibacterial antiviral properties din nakakatulong para labanan ang mga mikrobyo sanhi ng sakit. Yan mga idol. Ngayon, alam na natin ang siyam na dahilan kung bakit kailangan nating uminom o kumain ng luya. Malaki ang maitutulong nito sa mga kababayan natin na naghihirap at walang alam para bumili ng mga gamot. Ngayon, madali na. Pupunta ka lang sa ating kusina na andun na yung luya. Sana po nakatulong ang video ko para sa inyo. Bye-bye po at God bless you po.